o ang lahat? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Araw po ng Sabado ngayon, tayo lumalapit sa pagkalinga ng ating mahal na Birhing Maria. Tayo pa rin ay nasa panahon ng pandemya. Dumadaan tayo sa mga maraming pagsubok. Nawa ang pagmamahal ng mahal na Birhing Nanay natin sa langit ang laging magbigay sa atin ng tibay ng loob at inspirasyon para tayo'y makaahon sa lahat ng ating pinagdaraanan. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalo mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhing si Mariyang Mahal. Kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una'y tinatawag na dakong banal. Naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa'y nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong kabanal-banalan. Ngunit dumating si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao,
alalaumbagay wala sa sanlibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami yung pangaralan upang aming matutuhan ang salitang sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalita nito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Sabado na inaalay natin sa mahal na Birhing Maria, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng maraming grasya muli mula sa ating butihing Poong Senyor. Pagnilayan po natin ang ating unang pagbasa sulat sa mga Ebreo,
kayo mga nagsisimba araw-araw, ang ating pinagninilayan at may kabigatan po ito. Kailangan talagang pag-isipan si Jesus bilang dakilang saserdote. Sana hindi po kayo mawala sa pagninilay natin. Susubukan ko po ah. Si Jesus, ang dakilang saserdote, gumagawa siya ng tipan, namamagitan. Totoong Diyos at totoong tao. Kaya ang langit at ang lupa, pinagkakasundo niya, pinagkakatipan niya, kasunduan ng pag-ibig, pakikipagkaibigan ng Diyos at ang tao. Dati-rati, di ba ang Biblia, may dalawang bahagi. Yung lumang tipan, yung bagong tipan. Ano ba yung lumang tipan? Yung luma kasi, yung mga saserdote noon, para magsakripisyo yung mga dugo ng mga hayop, mga kambing, mga baka. Yun ang para makapagbayad, puri tayo sa ating mga kasalanan, yun ang ginagawa ng pari. Pero ang bagong tipan, hindi dugo ng mga hayop. Mismo, sa kamatayan niya sa krus, pagdanak ng kanyang dugo, ito po ang presyo. Ito po yung kahalagahan. Ito po yung kahalagahan ng kaligtasan natin, ang dugo ni Kristo. Napaka mahal po ng dugo ni Kristo. Niligtas tayo sa kanyang kabanal-banalang dugo. Kaya, kung pagninilayan natin yan, nako, ang laki ang babaguhin natin ating buhay. Ha? Babaguhin natin ang buhay. Ha? Yung mismong Diyos, nag-alay ng buhay. Kung titigil lang tayo, magpapakatino na tayo. Ha? Kasi binili tayo. Binili ka, tinubos ka, hindi lang 10 piso. Magkano ka ba? 50 o 100, 1,000 o meron ngayong 5,000 pera. Mas higit doon, dugo ng Panginoon. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Marcos, may mga taong humahanga. Ito na ang Mesiyas, nakikita nila, nababanaga na nila. Kasi hindi ito nangyari. Ngayon lang ito nangyari, mga kababalaghang ito. Hindi ba yung kamay ng Diyos nasa kanya? Pero may mga nagsasabi, may mga kritiko, ano sinasabi nila? Nasisiraan siya ng bait. May mabuting tao. Kabutihan lamang ang ginagawa. Walang sinaktang tao. Pawang kabutihan lamang ang ginawa niya. Magpagaling. Lalong-lalong mga may sakit. Sila'y may utang na loob. Alam nila kung paano inaalihan ng maraming espiritu at pinapalayas. Ano ang sabi nito? May mga pumupuna. May mga kritiko. Ika nga, sa lingwahe ngayon, may mga bashers. Nasisiraan siya ng bait. Tumigil muna tayo. Kasi, ewan ko kung may epekto yung pananalita ko. Sinasabi ko lang naman sa inyo, magtiwala tayo sa Senyor. Hindi po ba? Eh kung pumunta kayo sa social media, sekular po yung mundong ito. Ba, ako rin, nanonood din ako. Kung paano nila saktan ang Panginoon. Paano nila sirain? Paano nila murahin? Paano nila bastusin?
ang Panginoon. Kayo, tao tayo, murahin ko kayo, saktan ko kayo. Hindi ba? Kung paluin ko kayo, mamumula ang balat nyo. Kung tusukin ko kayo, di ba dugo ang lalabas sa balat ninyo? Kung may sabihan ko ng mapapait na mga kataga, hindi ba dadamdamin niyo yun? Itong mga pananalita, ginamit laban sa Panginoon. Siyang pambuti. Siyang walang inisip na masama. Huwag nating akalain, gagawa ka ng kabutihan. Lahat ng tao, papalakpak sa'yo. Sasabita ka ng sampagita. May mga trompeta dyan. Hindi po ganyan ang mundo. Sisiraan ka pa. Sisirain ang iyong pangalan. Babagsak ka nila. Sige, pagnilayan po natin. Sige po. Tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo-lalo si San Roque. Pagdasal po natin na kahit na ba may baksina, matapos natin yung pandemya, wala nang mahawa, wala nang mga aktibong kaso, gumaling na lahat at wala nang mamatay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa langit upang matutunan natin sa kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ang tugon po natin, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawaan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhin ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng makasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhing, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman, nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan mo ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. O malingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Us.
sa salang nagawa ng taong naglilusa katapatang sumpa. O sakramentong banal na magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pinatakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo pa sa Panginoon Diyos, yaring aming mahinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Kristo at iyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalay mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniiyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niya mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na may maalala nila mga pangako nilang sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingko ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Araw-araw po tayo nagbibigay ng ulat. Panahon pa rin po ng pandemya, ng peste at salot. Tumulong po tayo sa mga nangangailangan. Magdasal po tayo sa katapusan itong pinagdaraanan natin at marami pa rin ang mga nangangailangan. Salamat po sa inyong kontribusyon, donasyon, pagkakawang gawa. Mga nagbigay kahapon, 1 sack of rice, 25 kilos. 1 box pandesal. 1 bilao puto. 70 pieces star bread, 40 pieces bread,
special bread, 120 pieces Bear brand, 6 dozen Great Taste white coffee, 1 box pita biscuit, isang kahon ng Nissin coconut biscuit, 10 boxes noodles, 12 boxes face mask, isang plastic bag ng used clothes. Pagpalain po kayong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Matayan ay sa gisang ng